Magandang araw, Sir Joseph, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala ulit ito, si Lucas. Pasensya na po kung natagalan ako sa pagbabahagi ng ikatlong istorya ng aking kwentong hango sa tunay na karanasan. Hindi na nga pala ako magpapatumpik-tumpik pa, Sir Joseph, at ibabahagi ko na kagad itong karugtong ng aking karanasan. Noong palabas na nga ako ng bakuran ng bahay nila Mila, ay may nakasalubong akong lalaking masama ang titig sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit ganoon na lamang siya makatingin sa akin, gayong hindi ko naman siya kilala, at isa pa'y wala naman akong natatanda ang may ginawa kong masama sa kanya. Diretso lamang ako sa paglalakad hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Pagkarating ko sa bahay ay nakita ko si Namang Ambo at Kapredong kausap ng aking amang si Lando. Oh, nandito na pala ang anak ko. Rinig kong wika ng aking ama't napatingin na lamang sa akin. Bakit po, Tay? May kailangan ho ba kayo sa akin, sina Mang Ambo? Tanong ko sa aking ama't napatingin rin ang dalawang matanda. Sinabi naman itong nais umano kong kausapin ng dalawang antingero sa kadahilan ng minamiminsalang aswang umano sa karating na yung tinitira ng mga ito. Nang marinig kong sinabi ng aking amay na buhayan ako ng interes tungkol sa mga aswang, gawa ng hindi ko pa nasusubukang gamitin laban sa mga aswang ang mutyang ipinagkaloob sa akin. Sa loob na lamang ho tayo mag-usap, Kapredo, Mangambo. Mukhang delikado kung dito natin pag-uusapan sa labas ng bahay ang tungkol diyan. Anya ko sa dalawang matanda. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling iyon ay tila pa may nakatingin sa aming mga matang hindi ko mawari kung nasaan. Pagkapasok namin sa bahay ay doon na nga nag-umpisang magkwento si Mang Ambo kung ano talaga ang sadya nila. Ayon nga rito, sunod-sunod na nagkakasakit ang mga tao sa karatig baryo nila. Hindi lang matatanda ang nagkakasakit umano dahil mas marami ang mga kabataang nagkakasakit hanggang sa umabot na sa puntong dalawang kabataan na ang nasawi. Dahil lamang sa may kung sino mang masasabang nilalangan ang nanlalason sa pamamagitan ng hangin. Masasabi nilang sa pamamagitan ng hangin ang ginagawang panlalason sa kadahilanang wala silang nakikitang lason sa mga pagkain kinakain ng mga nagkasakit. Bagkus ay bigla na lamang sasama ang pakiramdam ng mga nalason hanggang sa magsukan at magsuka at tuluyang manghina. Hanggang sa hindi na makayanan pa ng katawan at haantong nasa pagkasawi. Hindi kami papayag na may masasawi pang mga kabataan, Lucas. Kaya pumunta kami rito para humingi ng tulong sa iyo. Wika pa ni Mang Ambo sa mariing boses. Teka lang po, ano ang may tutulong ko sa inyo, Mang Ambo, Kapredo? Eh alam niyo naman pong baguhan pa lamang ako sa larangan ng panggagamot at sa pagiging antingero. Pagtatakang tanong ko sa dalawang antingero. Sinabi naman ng mga itong malaki ang may tutulong ko sa kanila dahil nasa akin umano ang mutya ng trabong ko. Takot kasi ang mga masasamang nilalang sa mutyang hawak ko kung kaya't sa akin sila lumapit imbis na sa mga ibang mga batikang antingero. Ayon pa sa dalawa, napakadulas raw ng aswang na Mambabarang dahil kahit pagtulungan nilang hulihin ang kaluluwa nito sa pamamagitan ng orasyong pangkulong sa pangkulong ng kaluluwa, hindi nila mahuli-huli at parabang pinaglalaroan lamang sila ng nilalang na yon. Hayaan nyo na ho at magmamatsyag ako sa karatig baryong sinasabi niyo tuwing hapon. Nang sa ganoon ay mahuli natin kung sino talagang salarin sa pagkakasakit ng mga taong naninirahan doon. Anya ko sa dalawa. Sinabi naman ni Kapredo na may hinala siya kung sino, ngunit kailangan lamang niya ng matibay na ebidensya para matukoy kung ito nga ba talaga ang may salarin. Sige ho, huwag ho kayong mag-alala at tutulong ako hanggang sa makakaya ko. Anya kong muli sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga ito. Matapos naming makapag-usap ng masinsinan ay umalis na ang dalawa
dahil may gagamutin pa umano sila sa karating baryo. Sinabi ko naman sa kanilang sasama ako at kung maaari ay sa kanila muna ako manuluyan ng ilang araw habang nagmamatyag ako sa karating na yon. Kung hindi niyo po kasi naitatanong Sir Joseph, mahigit isang oras ang lalakbayin papunta sa baryo ng dalawang antingero. Kaya naman hindi pwedeng pauwi-uwi pa ako sa baryo namin kapag magmamatyag na ako ron. Nang araw ngang yon, ay agad na akong sumama sa dalawang matanda. Pagkarating ko sa kanilang bahay ay nagpahinga muna lamang ako saglit at kinabukasan ay nag-umpisa na akong magmatyag-matyag. Tumutulong-tulong rin ako sa panggagamot sa mga pasyente ng dalawang antingero at kapag sumasapit na ang hapon ay doon na ako maglalakad-lakad. Isang hapon, kasalukuyang naglalakad ako sa karating na yon nang makaramdam ako ng kakaibang presensya sa paligid. Huminto ako sa paglalakad at pasimpleng inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Gawa nang hindi ako maaaring magkamaling, nasa malapit lamang ang mga nilalang na may salarin. Noong madako na ang paningin ko sa likurang bahagi ko, ay may natanaw akong lalaking matalim na nakatitig sa akin. Nang malaman itong sa kanya rin ako nakatingin ay agad na nag-iwas ito at naglakad na papalayo. "Teka, parang may kahawig ang lalaking yun ah." Tanong ko pa sa aking isipan. "At tama, siya nga. Siya nga yung lalaking nakasalubong ko nakaraan sa bakuran ng bahay ni Mila. Pero anong ginagawa niya rito?" Sambit ko sa sarili. "Mukhang may kakaibang sikretong lalaking yun ah." Wika ko pa't nagpatuloy na nga ako sa paglalakad. Pagka-uwi ko sa bahay ni Mangambo, ay sinabi ko sa kanya kung sino ang pinagkakahinalaan ko. "Sa tingin mo ba, siya talaga ang may salarin, iho?" Tanong ni Mangambo sa akin. "Hindi pa ako sigurado, Mangambo. Kailangan ko pang matyagan ng lalaking yon at alamin kung saan nakatira. Nang sa ganoon ay malaman ko kung ano ba talaga ang kanyang pakay, kung bakit binibigyan niya ng sakit ang mga taong nananahimik na naniniraan sa baryo." Tugon ko sa matanda. Sinabi niya namang sasamahan niya akong magmatyag bukas at tuntunin namin kung saan nakatira ang lalaki. Kinagabihan, matapos naming maghapunan ay nagpahangin muna ako sa labas ng bahay habang naninikarilyo. Lumapit naman sa akin si Mang Ambot na kipagkwentuhan. Sa paglipas ng mga oras habang nagkukwentuhan kami, ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Parehong-pareho ang presensyang nararamdaman ko kanina doon sa lalaki sa nararamdaman ko ngayon. Sandali kong inilibot ang aking paningin sa labas ng bakuran at inaaninagan kong may nilalang pang nagmamatyag sa amin. "Mga bo, naramdaman niyo ba yun?" Tanong ko sa matanda. Tumango naman siya doon sa tanong ko at sinabing mukhang natunogan yata ng nilalang na yon yung balak namin at kami naman ang uunahin nito. "Ano sa tingin mo, Mangambo? Punta na natin sa labas ng bakuran?" Tanong kong muli. "Wag. Huwag muna ngayon dahil pakiramdam ko'y pinaghandaan talaga tayo ng aswang na yan at baka mauwi lamang sa wala ang pinaplano natin. Magkunwari na muna tayong walang alam at hanggat maaari itago mong iyong kakayahan sa pagiging antingero." Tugon nito. Dagdag niya pang wika sa akin, "Huwag umano kaming magpapakampante. Gawa ng napakatuso ng aswang at baka malinlang pa kami nito. Mas maigi ng bago naming kalabanin ito'y nakapaganda na kami." "Halika na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hayaan mong abutin ng umaga ang aswang na yan sa pagmamatyag dahil hindi naman makakapasok yan dito sa pamamahay ko." Paanyayang wika sa akin ni Mangambo. Sa paglipas nga ng ilang oras ay pinakiramdaman ko ulit ang aswang. Kung may gagawin ba itong hakbang, subalit kahit hindi ko makakilap kung nasaan ito'y pakiramdam ko'y nananatili lamang itong nagmamasid sa bahay at walang ginagawang aksyon. Kinabukasan, pagkarating ni Capredo sa bahay ni Mangambo,
ay sinabi namin rito ang nalaman at iyong aswang na nagmamasid kagabi. Sinabi niya ring may nagmamasid rin umano sa bahay niya kagabi, kaya hindi siya masyadong nakatulog dahil sa buntis ang kanyang anak at kinakailangan niyang bantayin ito. Huwag na nating patagalin pa ang kabalbalang ginagawa ng aswang. Mas maiging unahan na natin ito at baka ang pamilya pa natin ang maunahan, sapagkat nababalit kong hindi lang nag-iisa ang aswang. Ani pa ni Capredo. Halatang labis itong nag-aalala sa kanyang pamilya at baka may mangyaring masama kapag wala siya sa bahay o kay malingat lamang siya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng matanda at nagsuwestiyon akong mamayang gabi, saktong kabilugan ng buwan, sugurin namin ang bahay ng pamilya ng aswang kung saang libdib mang parte ang mga ito nakatira. Huwag na naming paabutin pa ng kinabukasan dahil minarkahan na ang dalawang pamilya ng mga antingero. Nang araw ngayon ay hindi tumanggap ng taong gagamutin ng dalawang matanda sa kadahilan ng inilaan namin sa pagdarasal at pagtaas ng bakod sa katawan at iba pang mga inuusal na buhay ng katagang orasyon ng araw na yon. Nang sumapit na nga ang dapit hapon ay nagpahinga na kami at nag-ipon na ng lakas. Dahil pagsapit ng alas 7 ng gabi, hahanapin na namin ang bahay ng aswang. Sa pamamagitan ng markang ginawa ko kahapon, kahapon ng hapon bago makalayo ang lalaki. Noong sumapit na nga ang gabi at natapos na kaming kumain, kagad na kaming umalis at binaybay na ang marka kung saan nakatira ang aswang. Habang naglalakad niya kami patungo sa liblib na lugar, ay panay naman ang pag-uusal ng sabulag ng dalawang matanda nang sa ganoon ay hindi sila makita at maramdaman ng aswang. Sa paglipas ng mahigit isang oras ay natuntun na nga namin ang bahay na nakatayo sa liblib na baryo. May kalakihan ang bahay na iyon na halatang hindi sila nag-iisang naninirahan doon. Natanong ko ring miliwanag pa sa loob ng bahay kung kaya't paniguradong gising pa kung sino man ang naroroon. Noong napatingala ko sa taas ng punong pinagkukublihan namin ay kamuntikan pa akong himatayin. Sa kadahilan ng nasa uluhang bahagi na namin ang isang nilalang na animoy, butiking nakadikit sa katawan ng puno. Nasa taas ang mga paa nitong nakakapit sa katawan ng puno at ang mukha naman ay halos nasa tapat na ng mga ulo namin. Malaki ang mga matang halos lumuwan at para itong paslit na sabog ang pagmumuka. Mabuti na lamang at tinapik ako ni Mangambo kaya bumalik ako sa sariling ulirat. Sapagkat para bang may kakaibang enerhiyang umahatak sa akin na huwag iaalis ang paningin sa nilalang at pakiramdam ko'y parang hinihigop nito ang lakas ko. Dagis kang bata ka! Huwag kang titingin kung saan-saan! Saway sa akin ni Mangambo't hinipan ako nito sa balikat. Pasensya na po Mangambo, nabigla lang ho ako. Paghingi ko ng paumanhin, noong ibalik ko ang paningin ko sa nilalang ay nawala na iyon at hindi ko na mahagilap pa. Narinig ko namang nagwika si Mang Ambo na pasukin na namin ang bahay para malaman namin kung naroroon ba ang pake naming aswang. Dahan-dahan na nga kaming naglakad papalapit sa bahay na iyon. Noong makalapit kaming tatlo't nakasilip na sa siwang ng pintana, ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang masilayan ko ang lalaking nakita ko kahapon. May kasama itong babae na sa tingin ko'y kabiyak nito. Nakita kong nagpapahid ng langis sa buong katawan habang nagriritwal ang mga ito't napapalibutan rin ng mga kandilang itim ang buluwagan ng kanilang bahay. Nakakapangilabot pakinggan ng bawat katagang inuusal na orasyon na binabitawan ng mga ito. At sa bawat katagay nanunood iyon sa kalamnan ko't tila ba nangihina ang katawan ko. Kaya ang ginawa ko'y nagtaas na ako ng puder sa katawan. Hanggang sa maya-maya pa'y parang nagkaroon ng sakit na epilepsi ang dalawa. Dahil sa kakaibang inikilos na parabang pinagbabalian ng mga buto sa katawan. Patuloy pa rin sa pagpapalagay ng langis na halos ipangliko na ng mga ito. Hanggang sa walang ano-ano'y
bigla na lamang naging napakalaking aso ng dalawa. Pagkatapos ay mabilis na tumalo ng isa sa bintana kung saan kami nakasilip. Agaran namang sumunod ang isa pang nilalang. Napatda naman kami sa biglaang ikinilos ng aswang, kung kaya't panandilian kaming hindi nakakilos at nakatingin lamang sa dalawang nilalang na tumutulo pa ang mga laway ng mga sandaling yon. Noong susugurin na kami ng nilalang ay mabilis ko nang inilabas ang tabak kong bitbit habang nag-uusal ng mga katagang pangontra sa aswang. Naramdaman kong uminit sa dibdib ko ang mutya ng trabong kong ginawa kong kwintas. Hinawakan ko yun at humiling ng tuluyan na sana'y magapi ko ang aswang. Nang sa ganon ay wala ng inosenteng tao pang mabibiktima ng mga ito. Maya-maya pa'y bigla na lamang akong sinunggaban ng nilalang kung kaya't mabilis akong lumapit dito at walang habas na pinagtataga. Sadyang napakaliksi ng nilalang sa kadahilan ng kahit anong taga ko rito ay hindi ko ito matamaan. Samantalang ang dalawang matanda naman ay pinagtutulungan ng isa pang aswang. Buisit ka talagang aswang ka! Napakahirap mong patay na! Nang gigigil na wika ko rito, umangil naman ang napakalakas ng nilalang pagkatapos ay mabilis na akong sinunggaban nito. Kaya naman ang ginawa ko ay nag-usal ako ng orasyon at iniihip ko sa kamay. Sabay sapak ng napakalakas sa nilalang noong inampaan ako nitong kalmutin. Agaran namang tumalsik ito at humandusay sa lupa kung kaya't mabilis kong sinundan pa iyon ng pinagtataga ang katawan hanggang sa magkanta lasog-lasog na. Narinig ko namang umaangil ang isa at walang kahirap-hirap na pinagtatapon ng dalawang matanda. Pagkatapos ay mabilis na akong dinambahan dahil sa hindi ako nakapaganda sa ginawa ng aswang. Nakalmot ako ng mahahabang kuko nito sa muka kung kaya't nawalan na ako ng balanse at napasubsob na sa lupa. Taragis kang aswang ka! Sa dinami-rami pa naman ang pwede mong kalmutin, mukha ko pa talaga! Gigil na sigaw ko at mabilis na akong tumayo. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na hinampalos ko ng bitbit kong tabak. Hindi naman nakaiwas ang aswang at agaran ng tinamaan, kaya tumilapon iyon malapit sa isa pang nilalang na nakasagupa ko kanina. Pagkabagsak nito sa lupa'y umaangil ito. Sobrang lakas ng pag-angil at para bang nagpupumilit pang makatayo. Dahil sa napuruan ko ang pakaya, nahirapan ng makatayo ang aswang. Mabilis nang lumapit sa akin ang dalawang matanda at pinaghahambalos naman nila ng buntot ng pagi ang aswang hanggang sa di kalaunan ay nalagutan na iyon ng hininga. Dahil sa napatay namin ang dalawang aswang, kung kaya't nag-uwi ka si Mang Ambo na ilibing na lamang namin ng bangkay. Tara na, umuwi na tayo doon at ilibing natin sa likuran ng bahay ko ang bangkay dahil riritwalan ko muna ang mga yan para hindi na muling mabuhay pa. Wika pa ni Mang Ambo. Kaagad ko nang binuhat ang dalawang bangkay at sa liblib na lugar kami dumaan para hindi mapansin ng mga tao. Nang makarating na kami sa bahay, ay kagad nang dinala ko sa likuran ng bahay at nagbungkal na kami ni Capredo ng lupa. Pagkatapos ay inusala ni Mang Ambo ang bangkay ng dalawa't pataob namin iyong inilibing. Pagkatapos ay may mga pangontra rin siyang inilagay sa lupa, nang sa ganoon ay masigurado umanong hindi na matutuntun ng iba pang mga kalahing aswang ang bangkay ng dalawa. Kinabukasan ni kagad na akong umuwi sa bahay. At nung dumalaw ako sa bahay ni Mila, nalaman kong manliligo pala ni Mila ang lalaking aswang na napatay namin ni Mang Ambo at Capredo. Dahil nagkwento itong dumalaw raw sa kanyang lalaki noong kakaalis ko lamang ng kanilang bahay. Pinagbantaan umano sila nitong may mangyayaring masama sa dalaga kapag hindi sila papayag sa gusto nitong mangyari. Sa kadahilan ng tutol ang mga magulang ni Mila sa lalaki at ayaw nila rito para sa dalaga. Sa isip-isip ko noon, mabuti na lamang at naunahan ko na ang lalaki bago pa man may gawin itong masama sa dalaga. Nalaman ko rin kay Mang Ambo na iyong babae palang kasama nung aswang ay kapatid nito dahil makalipas lamang ang ilang araw ay pinaghahanap na ang dalawa ng mga kaanak nila.
Lingid sa kanilang kaalamang nasawi na ang dalawang aswang. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Joseph, ay wala nang nagkakasakit pa doon sa mga taong naninirahan sa karatig baryo. Subalit ang mga magulang ng dalawang aswang na napatay namin ay patuloy pa rin hinahanap ang mga ito. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Maraming salamat po.